Kaya pong huliin si Mother, hindi po siya masamang tao. Oh, ano nangyayari dito? Sara, huliin daw si Mother. Ano pang nangyayari? Sandali. Pwede ho ba makausap mo na si Mother? Sige ho, kung mapapalabas niyo siya. Asan ba? Andiyan si Mother sa loob. Mother? Mother? Ma'am, sumama na po kayo. Abo, sandali lang ho. Kakausapin ko nga, di ba? Baka pwede naman kahit ilang minuto lang. O, sige, 5 minuto. Sige. Iwan niyo muna kami, ma'am. Susuko ako, Sara. Huwag ka mag-alala, pagbabayaran ko yung ginawa ko. Mother, bakit niyo ba nagawa yun? Kasi, Sara, gusto kong matapos sa itong gulo na ito, eh. Para wala na magaya kay Banjo. Alam niyo, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo. Pero Mother, niligtas niyo ko mula kay Alex. Parang yung ginawa niyo sa akin, no? Di ba niligtas niyo ko? Kaya lang, Sara, hindi na ako yun eh. May napaham na rin dahil sa akin. Wala na rin akong pinag-aipa sa'yo. Hindi, ano... Ito na lang, iurong ko yung kaso sa inyo. Kundi hindi naman ata kaya kasuhan eh. Di ba pamilya na nga tayo? Sara, wa. Dapat lang na makulong ako. Mother, alam ko masakit yung pagkawala ni Banjo. Pero Mother, yun sa akin din naman masakit yun eh. Alam mo, masakit yun habang buhay kong dadalhin yun. Habang buhay kong pagbabayaran yun. Pero alam niyo kung pinakamasakit yung ganito. Nakakaganito tayo. Sara, hindi ako karapat-dapat sa pagpapatawad mo. Miski nga sarili ko, hindi ko yata kaya patawan sa ginawa ko. Mother, hindi. Mother, tingnan mo ko. Alam mo, naiintindihan kita. Kasi mahal mo si Banjo ng sobra-sobra. Nagagalit ka lang naman dahil namatay si Banjo eh. Pero Mother, hindi mo naman dapat pagbayaran to. Si Alex dapat yung nasa kulungan. Isa pa, wala na si Banjo. Tingin niyo ba pag nandito si Banjo, matutuhayan na makita tayong ganito? Di ba hindi? Mother, tayo na lang, oh. Tayong dalawa na lang dito. Para sa isa't isa, tayo na lang. Sarap at tawag niyo, oh. Sige, anak. Oo, uuwi kami agad. Oo. Sige. Mare! Bakit hindi ka ba natutulog? Ito ay... Oh! Bakit? May nangyari kinakaransip. Nasa ospital sila ngayon. Comatose daw si Sep. Ay! Sorry, mga baking Diyos! Eh, paano daw? Bakit? Alam, hindi pa sinasabi sa akin ang buong detalye. Basta ang alam ko lang. Nahuli na daw nila si Alex. Tapos parang nagkaroon ng barilan at kaya natamaan si Sep. Dito, kailangan natin bumalik ngayon. Kailangan ako ng mga anak ko. Oo, sige, sige. Teka, ano sasabihin natin sa mga bata? Lola? Bakit po kayo umiiyak? Ganito kasi yun, Hannah. Miss na ng lola mo ang nanay at tatay mo. Kaya dahil doon, uuwi na tayo ngayon. Po, pero... Ligtas na po ba tayo? Oo, Apo. Ligtas na. Nahuli na nila ang tita Alex niyo. Oh, halika na! Gayak na! Bilis na! Tuloy-tuloy na ang kasalaban kay Alex. At sisiguraduhin ko, makakamtan niya ang karampatang parusa. Dapat lang ho talaga. Sana wala nang kawala yung babaeng dahil ang dami niya nang napahamak. Hindi lang siya dapat ang managot. Pati sa atisin siya. Kamusta na ho ba yung kasalaban sa kanya? Kara,
Inuro ko kasi yung kaso kay Mother. Bakit mo ginawa yun? Sara, hindi lang ikaw yung biktima dito. Asawa ko yung nabaril dito. Bakit ka nagdesisyon mag-isa? Kara, parang pamilya ko na si Mother. Malaking utang na labod dun sa tao. Hindi ko naman kakayanin na makulong lang siya ng ganun-ganun lang. Nang dahil sa kanya, komatos ngayon si Seb. Yung banga, hayaan mo na lang. Eh, hindi naman ginusto ni Mother yun eh. Kung tutusin siya pa nga nagsumbukong nasan kami para mahuli si Alex eh. Hindi naman niya alam na nababaril ni Alex si Seb. Nangyari na yun, nangyari. Humingi na ng sorry si Mother. Nagsisihan niya ng mga ginawa niya. Alam mo kung nandito naman si Seb. Maiintindihan niya yung patatawarin niya si Mother. Kaya sana naman yun din yung gawin mo. Sana mapatawad mo kami dalawa sa nangyari. Sana lang magising si Seb sa mga sorry ninyo. Mrs. Acosta, tumawag ko pala sa akin yung DSWD. Gusto pa nilang makausap tungkol sa anak ni Alex. Bakit daw? Lumalabas kasi na ikaw na lang at si Patricia ang kamag-anak ng bata. Pwedeng mapunta sa inyo yung bata upon recommendation ng DSWD. At palagay ko, malaki ang posibilidad na ibibigay ito sa inyo. Ibig sabihin ko si Kara mag-aalaga sa anak ni Alex? Oo, pero kung ayaw niyo naman, di bahala na ang DSWD dun sa bata. Pero sana lang, pag-isipan niyong mabuti dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng anak ni Alex. Nancy, tulungan mo yan. Ay, naku, salamat, Paolo. Oh. Buti na kayo ito. Wala ko nalagay ng maayos. Ay, naku. Nung nalaman namin na makaganapan dito, eh, may lumuwas kami agad-agad. Tito Paolo, asan po si Nanay at si Mama? Akit muna muna sila, Andy. Akit muna. Sige po. Halika na. Akit muna tayo. Pahinga tayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Alam ko na, Becca. Ma, Ninang. Diyan ako pala kayo. Ano po eh? Tinawagan kami ni Karan. Naikwento niya lahat ng mga pangyayari. Mama? Tita Sara, ano ito nangyari? Hindi ko kasi masabi, anak eh. Mama? Ano mo nangyari po ba? Ano kasi, nahuli na si Alex, kaya kayo nandito kasi ligtas na kayo. Pero bakit po kayo naiiyak? Eh kasi nung nahuli si Alex, dumating yung tatay niyo. Tinulungan niya ako. Kaya lang dahil dun sa nangyari, nabaril siya. Ano po? Po? Tita Sara, nasa po si tatay? Nasa ospital. Ginagamot na siya. Tita Sara, puntahan po natin si tatay. Gawin ko. Gusto nilang alagaan kayo anak ni Alex, pero sa parang ni Kuya to kaya. Alam ko kung nandito ka ngayon at hindi ka napahamak. Hindi ka magdadayo ang isip na alagaan yung bata. Pero sabi ni ko alam. Parang hindi ko matem na nasuklihan ang kamaitan yung ginawa ni Alex sa atin. Yung lahat ng kasamaan, pinasak na yung pamilya natin. Si Becca, kasi ngayon nandito ka nang dahil sa kanya. Sabi,
Please, tulungan mo ako. Hindi ko kaya. Ano ba nun ang galit ang puso ko? Sam, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, gawin ko na yung tama. Tulungan mo ako maliwanagan. Ito sa hospital si Seb. Hindi alam kung kailan siya magigising. Ang anak ko. Kamusta ang anak ko? Nasaan siya? Okay naman siya. Nasa DSWD. Titingnan nila kung sino maaaring kumukup sa kanya. Ano? Eh, hindi naman ulila ang anak ko eh. Walang pwedeng kumukup sa kanya dahil nandito pa ako. Pero yun ang batas, Alex. Ibibigay nila ang pag-aalaga sa anak mo sa pinakamalapit na kamag-anak. Sino? Si Patricia? Depende. Titingnan lang kung sino makakabuti para sa bata. Maaari kasing ibigay din nila siya kay Kara. More than Patricia, si Kara may kakayahan na alagaan ang bata. Ano? Si Kara? Bakit si Kara? Hindi ko naman siya kamag-anak ah! Dahil asawa ni Seb si Kara. Dahil comatose si Seb, automatic, Kara becomes an option. Hindi! Hindi pwede! Hindi siya pwedeng makuha ng kahit na sino, lalo-lalo si Kara, naiintindihan mo? Magagawa ko lang ngayon, itulungan ka sa kaso mo. Dahil kapag nakalabas ka, noon mo lang mababawi ang anak mo. Hindi pwede. Gawin mo ang lahat para makuha ang anak ko. Naiintindihan mo? Hindi siya pwede makuha ng kahit na sino. Lalong-lalo na si Kara! Pasensya na po, Atty. Kailangan namin siyang ibalik. Hindi siya pwede makuha ng kahit na sino. Lalong-lalo na si Kara. Naiintindihan mo? Hindi siya pwede makuha ni Kara! Hoy, bahan mo ka na yung laruan ko! Hindi ka naman pinuha yun ah! Sungaling ka! Ay! Shhh! Carlo, ano ba? Oo. Tama na ha. Maupo na kayo. Tama na yan. Ma'am. Dito po muna tayo. Raisa, ba't ka umiiyak? Tama na yan, ha? Ma'am, maupo muna po kayo dito. Pakihintay na lang daw po sila, ma'am. Pasensya na't medyo maingay din po dito. May mga bagong dating po kasing mga bata. Ganun lang po karami yung mga bata dito. Madami na po sila dito, ma'am. Punong-puno na nga po kami dito, eh. Pero wala naman po kaming magagawa dahil kailangan kami ng mga batang yan. Naaalagaan naman po sila dito. Kahit medyo mahirap sa ngayon dahil kulang po kami sa mga staff and volunteers. Sandali lang ha. Sige po, ma'am. Pwede niyo po siyang targahin. Problema ka ba? Naisip ko lang ho, tama ho ba yung ginawa ko na sinabi ko dun sa mga bata yung nangyari? Ba eh, naipaliwanag mo naman ng higi. Malawak naman ang pag-iisip ng dalawang yun. Eh, syempre ho, ayoko naman ho, nasisiin nila ako sa nangyari kay Seb. Gaya na ginagawa sa akin ni Kara. Sabihin sa akin. Ani, sige na.
kita yung gamit. Pakiayos na yung kwarto. Sige, Kara. Si JR ho, anak ni Alex. Lord Joseph, bakit mo inuwi dito yan? Baka mamaya, may pagkatsanak levels yan, kagatin tayong lahat. Kinuha ko po siya sa DSWD, kailangan ho niya ng tulong. Simula ho ngayon, responsibilidad po siya namin ni Sem. Kara naman, bakit mo ginawa yun? Eh, siguradong bubula yung bibig ni Alex eh. Hindi tayo matatahimik na babalikan at babalikan niya yung batang yan. Pamangkin ko tong batang to at hindi ko naman kakayanin na ibang tao mag-alaga sa kanya. Kailangan niya ng tulong at may kakayanan akong gawin yun. At kung nandito naman si Sep, hindi na sasabihin niya yun yung tamang gawin. At kahit maraming kasalanan si Alex sa atin, wala namang kinalaman yung bata doon, hindi dapat madamay. Sana sinabi mo muna sa amin. Mahirap na, no? Sinabi? Bakit ikaw? Kinonsulta mo ba ako na hindi mo pinakulong si Ate Cynthia? Kara. Wala kang karapatan para sitahin ako, Sarah. At wala ka rin karapatan para sabihin sa akin kung ano yung tama at hindi ko dapat gawin. Teka, teka. Pag-usap muna tayo, anak. Mapasensya na. Susunod na lang, ho. Pagod na ho ako, eh. Magpapahinga na ako sa pa. Kasi kaso yung kapaputo si JR. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang, ha? Usapan natin yung anak ni Alex. Anak, sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Opo, Mama. Pamilya ho natin siya. Dito ho siya titira sa bahay na to. Iniisip ko lang kasi baka kasi naman... Baka ko, anak. Kara delikado. Alam ko, ayaw mo makita yung pagmumukha ko ngayon o kahit marinig yung boses ko. Pero isipin mo na baka mamaya ko na gawin sa atin na Alex dahil sa batang yan. Hindi sa ayaw kong alagaan mo yan, ha? Iniisip ko lang naman yung kapakanan ng pamilya natin. Isn't it too late, Sarah? Sana naisip mo yung bago mapahamak si Seth. Kara. Mama, I will do everything ho para sa pamilya natin, para protekta ng lahat. The baby will stay here. Pero kasi baka mamaya ma... Ma, onan ho kami ng mga bata. Gusto namin ho kasi nila makita si Sebe. Kung pwede lang ho kayo naman ang bahala kay JR. Kara, tutulong ako sa pagbabantay kay Seb, ha? Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Salamat, Elvis. Sige, pasok muna ako. Sige. Sarah, kamusta? Ito, puno ng paninis eh. Galit na galit sa akin si pare. Ngayon lang yan. Sana. Oy! Nandito ka pala, Edward. Ba't nandito kayo ni Sarah? Eh, doon kayo sa sala, ha? Paghahanda ko kayo ng merienda. Nancy, huwag na po. Padaan lang po ako para mangamusta. Ah, ganun ba? Oh, Shasha Padilla, ha? Kung mabago ang isip ninyo, eh, nandula ako sa lala. Ito, araw ang kulong tong anghel namin. Oh, bait-bait nito. Buti lang di nagmana sa nanay na... Di bali na lang. Oh, sige. Sarah. Sino yung baby? Anak ni Alex. Sa inyo nakatira? Nanay?
Tapos mo na ba kausapin si tatay? Opo, pero si Hana po hindi pa po. Nanay, galit po ba kayo kay Mama? Nanay, sana po huwag na po kayo magalit. Sana po huwag po natin alisin yung worth base sa family natin. Alam mo na hindi naman gusto ni Nanay. Gusto ko, peace tayong lahat. Gusto ko, complete tayong family. Kaya lang na, nandito si tatay mo. Hindi ko alam. Eh, isa ngayon sa mga dahilan kung bakit ako inuwarlan ni Kare. Eh, nag-aalala lang naman ako. Siyempre, dahil sa baby na, maaaring guluhin kami ni Alex. Tay-taymit ka ng buhay namin eh. Ayun ako, konting-konti na lang talaga bibingo na ako kay Kara. Papaisip nga ako eh. Isip ko, huwag na kaya muna ako tumira dito. Para umupa man lang kahit konti yung galit ni Kara. Gusto mo ba ng tulong? Tulong? Uy, hindi na, no. Ang dami-dami mo na tinulong sa akin. Alam mo yung utang nalabo sa'yo, lagpas na hanggang lang. Ay, Sarah, babayaran mo naman eh. At kung di mo mamabayaran, okay lang sa akin. Kilala mo ako, hindi. Babayaran kita kahit pa unti-unti. Okay, pero paano si Becca? Nanay, mag-pray na lang daw po tayo, sabi ni Lola. Yun lang daw po yung magagawa natin. At kung sama-sama po tayo mag-pray, mas lalong bibilis po yung paggaling ni tatay. Sana po, guhin po natin yung nakakasama si Mama. Maintindi naman na siguro yung desisyon ko eh. O dalaw-dalaw pa rin naman ako dito, saka mas okay naman yun kaysa nakikita niya kami nag-aaway ni Kara. Okay, pero sana-sana pag-isipan mo mabuti yan, ha? Baka mapag-usapan niyo pa ni Kara yung problema. Nag-uusap kami. Naka, mukhang malabo yata yan ngayon. Pero umasa ako na sana. Sana maayos. Para sa world peace. Lala, huwag po kayo magalit, please. Alam ko po, hindi po ni Mo makasalanan ang nangyari kay tatay. At hindi na rin po ginusto na masaktan si tatay. At hindi na rin po ginusto na masaktan kayo. Father, thank you, ah. Pasensya ka na. Kailangan ko lang kasi talaga ng kaibigan ngayon, eh. Salamat kasi kahit ang dami kong kapalpakan sa buhay, siyang ka pa rin. Sarah, walang perpektong tao. Alam mo, may listahan nga ng hindi perpektong tao. Ako na yata yung nasa unang listahan na yun. Baya, naalala ko tuloy si Papa ngayon. Sana nakinig ako sa kanya. Sana nandito pa rin siya ngayon. Di sana hindi ganito miserable yung buhay ko. Sana nakinig ako nila Mama at Papa para hindi ako naging ganito, nakapagtapos ako. Sana hindi ako maasa sa ibang tao. Tsaka sana rin yung mga tao nakikinig doon sa mga sinasabi ng utak ko. Pero kahit ang mga ganun, hindi naman ako masamang tao. Alam mo kung sino, preso din naman. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang makita yung lagay mo dito. Saka may gusto akong ipaalam sa'yo. Ano? Batas ako, Alex. At alam kong karapatan mong malaman lahat na nangyayari tungkol sa anak mo. Anak ko, bakit? Ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa baby ko? Nasa mabuting kamay ang anak mo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Nasa pangalaga siya ni Kara. Ano? Hindi. Hindi, hindi. Hindi! Pauwiin mo, sinabi mo. Hindi.